Mga kapuso, sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, mahalagang malaman natin ang update sa suggested retail price ng mga basic commodities at ang karapatan ng mga consumer. Makakasama natin live mula Dagupan City, si Russell Simorio kasama si DTI-Pangasinan Provincial Director Natalia Dalaten. Russell! John, good morning mga kapuso. Nandito tayo sa tanggapan ng Provincial Office ng DTI Pangasinan at espesyal ang araw natin ngayon dahil pag-uusapan natin itong nga ipinatutupad na suggested retail price pagdating sa mga basic commodities. Plus, pag-usapan din natin dahil sa huling monitoring ng Department of Agriculture Region 1, umabot na sa mahigit 4,000 metric tons ang naaning sibuyas dito sa buong Region 1. So, kumusta nga ba ang presyo ng sibuyas ngayon sa merkado at idamay na rin natin dahil mataas pa rin ang presyo ng itlog. Batay din yan sa huling monitoring ng Department of Agriculture. Mga kapuso, makakasama natin ngayong umaga ang DTI Provincial Director na si Ma'am Natalia Dalaten. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Russell, at sa lahat ng ating tagapanood sa GMA 7, magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, unang pag-usapan po natin, ma'am, kumusta po yung ipinatutupad po natin na suggested retail price sa mga pamilihan at nasusunod po ba, ma'am, itong SRP? Doon po sa minomonitor po ng Department of Trade and Industry na basic necessities and prime commodities ay wala po tayong nakita na pagbabago. They are still within the suggested retail price doon sa nasasakupan ng DTI. Except that mayroon lang tayong napansin na isang commodity na may pagtaas ng presyo, ito po ay ang semento. Okay. Ma'am, dun sa monitoring po natin, daily po ba natin itong isinasagawa? At kasama din po ba sa minomonitor po natin, ma'am, is yung mga palengke? Everyday po tayong nagmo-monitor, no? Mayroon tayong monitoring and enforcement team na umiikot sa iba't ibang pamilihan dito sa lalawigan ng Pangasinan. At tayo po ay talagang nagsasagawa po ng pag-iikot sa mga palengke. Kasama po sa minomonitor natin ang mga palengke. Okay. Ma'am, pag-usapan po natin, ma'am, ang presyo ng itlog. Mataas pa rin po, ma'am, no? Namalengke pa ako kahapon pero mataas pa rin po yung presyo ng itlog. Plus, ma'am, medyo mataas pa rin naman kung tutuusin yung presyo ng sibuyas bagamat marami na po yung harvest. Kabilang po ba ito sa mga minomonitor din po ng DTI, ma'am? Ang sibuyas po at itlog po ay nasa jurisdiction po ng Department of Agriculture. Tayo po ay tumutulong sa pagmo-monitor kung tayo po ay nire-request po. Sa ngayon po ay hindi na tayo nagsusubmit ng monitoring report sa sibuyas, although yung ating mga monitoring team ay sinasabi po na ang sibuyas na ngayon ay nagre-range na ng 140 to 160 per kilogram. Medyo bumaba na, ma'am, kung tutusin dahil nung mga nakaraang linggo, umabot pa yan ng hanggang 500 pesos per kilo. Ma'am, kanina nabanggit nyo po, ma'am, na tumaas din po ang presyo ng construction material gaya po ng semento. Yun lang po ba yung tumaas, ma'am, pagdating sa construction materials? O may mga binabantayan pa po ba tayo, ma'am, na possible na tumaas pa po? Doon sa latest monitoring report natin as of Friday, ay talagang semento lang naman po yung medyo nakita natin na may pagtataas ng presyo. Ayun. Ma'am, last na po, ma'am, sakali naman po na may mga establishmento po tayo, ma'am, na masita, na hindi sumusunod sa ipinapatupad na suggested retail price, paano po yung sanction dito ng DTI, ma'am? So, unang-una, pag nakita natin na may paglabag po sa suggested retail price, sinusulatan po natin sila para sa letter of inquiry. Then, kung hindi naman po, nag-i-issue tayo ng violation slip. Pag yung explanation po nila doon sa na-issue sa kanilang violation slip ay hindi po katanggap-tanggap, nag-i-issue tayo ng formal charge. And then after the formal charge, nagkakaroon tayo ng mediation hearing. And after the mediation hearing po, the mediation officer ay pwede po na magpataw ng administrative fine na pag under Consumer Act po yan, ay mayroon po tayong maipapataw na from 500 pesos up to 500,000 pesos. Ma'am, hindi po kailangan, marami pa rin po ang nahuhumaling sa online shopping at na last time may napag-usapan po ang DTI regarding dito sa 3 R's, yung repair, replace at refund. Paano po yung proseso nito, ma'am?
Mayroon po tayong karapatan ng ating mga mamimili na sila po ay they have the right to redress. Pwede po sila na mag-file ng consumer complaint po sa pinakamalapit po na negosyo center sa ating lalawigan or sa tanggapan po ng Department of Trade and Industry dito po sa provincial office. Ma'am, maraming salamat mga kapuso. Nakasama po natin si Ma'am Natalia Dalaten, ang Provincial Director ng DTI. Maraming salamat, Ma'am. At mga kapuso, napag-usapan nga natin na bumaba itong ang presyo ng sibuyas na ngayon ay naglalaro na sa 150 hanggang 160 pesos. So far, bumaba na ito no, mula sa dating presyo na umaabot ng hanggang 600 pesos. So malaking bagay ito para sa mga consumer at patuloy daw na ay makikipagtulungan ng Department of Trade and Industry sa Department of Agriculture para pa sa monitoring ng iba pang agricultural product. At yan muna ang latest mula dito sa tanggapan ng DTI Pangasinan. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio at DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Dalaten. Magbabalik ang morning sa GMA Regional TV.